Hey, good morning po mga kapirikit. Alis na po kami papuntang bukid. Ngayon may bigla pong tumawag sa amin na may nagpapa-rescue po kasi nalaman po nila na meron po akong kasamang marunong umulis sa mga kobra. Papunta na po kami dun para po ma-rescue po namin yung aming kasamang magsasaka. So, kasama ko na po yung ating tagahuli ng kobra mga kapirikit. Ayan po siya si Bong Cobra mga kapirikit. Ayan po ako at papunta na po kami dun sa bukid po ng ating kasama. Nandun daw po sa likuran ng mga mice yung mga kobrang nakikita nila. Po mga kapirikit, dumating na po yung taong tumawag sa amin. Dito daw po sa likuran ng mice na yan. Dito daw po nakikita yung kobra. E ngayon siyempre kasama po namin yung may-ari sa kubo. At ituturo niya po kung saan po dito yung kobrang nakita niya. Diyo na ako. Ayan po mga kapirikit, kasama ko na po yung tao. Ituturo niya kung saan po yung kobrang nakikita niya. Saan po ba nakikita dyan, boss? Dito sa likuran. Pumupunta dito pagka hapon sa umaga, nakikita ko. Dito nag-ano, ewan ko, anong maiwan dito. Ayan, dalaw daw po, lagi daw niyang nakikita dito sa likuran ng kubo na yan. Katabi po kasi yan, mais. Pwede pong naghanap po ng tubig or pwedeng may asawa o kaya may itlog po sila mga kapirikit. Ayan, siyempre, normal lang po na magkaroon po ng aso dito dahil ito po pala, oh. Yung may bakanting kwarto po dito na puro basag-basag na aloblocks mga kapirikit. At ayan, hanapin po ng ating mga ating nangunguha. Ayan po, delikado nga po pala dito. Sobrang daming nakaimbak. Ayan, tinitignan na po ng ating kasamang si Bong Cobra. Baka sakali nandito po sila. Kasi po mga basag-basag po na bato yan at mga yero, plywood. Sana po makuha natin para po yung taong magkatrabaho dito mawala po yung takot niya. Malaki daw po, dalawa po yung nakikita niya. Ayan po, yun po ating tagakuwang kobra. Wala naman po siyang suot na pantalon or bota. Talagang magaling po daw sa kobra to kaya siya yung tinawag ko. Ayun, nandito daw po yung kobra mga kapatid. Kahit po kasi marami kaming trabaho sa aming kamatis, siyempre tutulong po kami. Uy, ayun. Uy, ang laki. Uy, kalaki. Uy, laban. Uy, magaling. Kalaki. Ayan po, nakita na po namin yung kobrang kinakatakutan. Ayan po, lalagay na po sa ako. Ano po kayang gamit po ni Bong Cobra? Ba't takot po yung mga kobra sa kanya? Ayan po, hanapin pa po, baka nandito din po yung isa. Kasi po, dalawa daw po yung nakikitang kobra dito sa likuran ng maisan.
Delikado po kasi yung cobra. Pag natuklaw ka po dito, mga kalating oras lang po at may posibilidad na mamamatay ka na po. Ayan, talagang matagal na pong nabakante itong kwarto na naabandon na po na ito. Ayan, biglaan lang po yung pagtawag sa amin kasi papunta po kami talaga sa kamatisan. Siyempre, pipilitin po natin hanapin. Baka po kasi makatuklaw dito sa mga magtatrabaho sa bukid. At ayan, medyo mahirap po yung pagtanggal po sa mga basag-basag na bato. Kasi maliit po yung space. Wala, biglaan lang po kasi yung pagpunta po namin dito. Di po kami nakapagdalang pala. Tsaka di naman po pwede kasing pala dito kasi mga bato po yung tinatanggal namin. Konting ingat lang po. Baka biglang lumusot sa mga basag-basag na bato. Po, dalawa po siguro. Pero check upin po namin lahat yan. Baka hindi lang po dalawa yan. Ayun po, bali dalawa na po yung nakuha namin cobra dito. Baka po mag-asawa tong dalawang cobra na yan. Ayun, at sisilid na po sa sako. Ayan. Sinapakan niya po yung buntot para daw hindi makatakas. Ayun. Kalaki po pala. Ayan po ba yung nakikita nyo, sir, yung cobra na yan? Saan nyo po halos tanay nakikita yung dalawang cobra na yan? Ayun. Kaya ito na po mismo ang tinarget namin. Kasi talagang sa itsura pa lang po, binabaayan po ng mga cobra to. Ngayon, ang may advice ko lang po sa kanya, kung po pwede po, tanggalin niya po itong mga bato na to or tambakan po niyang lupa para po hindi basta-basta pumapasok yung mga cobra dito. Yan, dyan kaya. Ibig sabihin, sir, wala nang cobra dyan kasi medyo malit na yung bato, walang siwang. Bali, dito po namin nakuha yung dalawang kobra, mga kapirikit, sa malalaking siwang na yan, sa mga tipak-tipak po na bato na yan. Ayun po, na-checkapan na po lahat ni Bong Cobra. Kaya ayun po, at lalabas na po siya dito sa naabandonadong kwarto. Nakakuha po kami dalawang kobra, mga kapirikit.
at least natanggal po yung takot po ni sir. Kasi daw po pag paggabi na hindi na siya pupunta dito sa tabing kubo niya. Kasi nakuha na daw po namin yung kobra. Nawala na po yung kaba niya. Ayun sir, ano pong masasabi niyo sa taong kumuha po sa kobrang kinakatakutan niyo? Ano ko, nagpapasalamat ako. Wala ko yung mga kobra. Wala nang ganong takot na wala nang kaba. Dumadaan ako sa mga mais. Minsan, nagugulat ako. Minsan, dadaan yung bigla. Tatalong ka. Ayun. Okay, maraming maraming salamat po at sana po masubaybay nyo po ang aming video. Yun po, mabuhay po tayong lahat mga Afrikit. Salamat po, God bless you all.